Kagapayan, kaagapay mo sa paglagong espiritual. Kumusta ka kaagapay? Ano man ang iyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo ay magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Binabati natin ng happy listening ang ating Tatay Johnny and Nanay Jessica Reyes dyan po sa Jesus Amazing Grace Christian Church dyan po sa Pangasinan. Ganon din, binabati din natin si Engineer Brother Romeo David dyan po sa Valenzuela. Salamat sa Panginoon sa inyong buhay paglilingkod. Napakalaking bagay po ang inyong ginagawang pagtulong sa ubasan ng Diyos. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Ito ang iyong kagapay, Pastor Ronald Llobrera, at ikaw ay nakikinig sa ating programang Agapayan. Kagapay, isa na namang napakagandang paksa ang ating tatalakayin sa gabing ito. Ito ay binigyan natin ng pamagat na Steps in Serving the Lord. Mula noong mga nakaraang taon, nakatanggap tayo ng napakaraming pagpapala. Pero sa dinami-dami ng mga pagpapala, alin ang namumukod-tanging pagpapala ang gusto ninyong ipatotoo ngayon at ipagpasalamat sa Panginoon? Dahil sa mga pagpapala at biyaya ng Diyos sa atin, ano kung gayon ang karapat-dapat na sukli natin sa Diyos? Noong nakaraang pag-aaral natin ay napagkilala natin mula sa Romans 12:1 kung ano ang karapat-dapat na sukli sa Diyos. Basahin natin muli ang talata, Roma kabanatang 12, talatang 1. Kaya nga, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Ano ang karapat-dapat na sukli natin sa mga kahabagan ng Diyos? Ano ang katanggap-tanggap na ganti natin sa mga biyaya at pagpapala ng Diyos para sa atin? Sa totoo lang, wala tayong kakayahang suklian at gantihan ang Diyos. Ang tanging magagawa natin ay magpasalamat sa Kanya. At bilang katunayan ng ating pasasalamat, binibigyan tayo ng pribilehiyong maglingkod sa Diyos. At ayon sa Romans chapter 12 verse 1, ang paglilingkod ay nagsisimula sa pamamagitan ng pag-alay ng ating katawan bilang handog na buhay sa Diyos. Ang katawan ay sumasagisag sa buong buhay natin. Katawan, kaluluwa, espiritu, pag-iisip, damdamin, pasya, ang ating personalidad at buong pagkatao, ang ating mga talento, galing, kakayahan, at maging lahat ng ating tinatangkilik. Ang pag-aalay na ito ng ating buhay ang siyang makatuwirang paglilingkod. Pero ano ang ibig sabihin ng paglilingkod? Ano-anong mga tiyakan at praktikal na paraan ang dapat nating gawin upang tayo'y tunay na makapaglingkod sa Diyos? Kaagapay, ito ang iba't ibang larangan ng paglilingkod. Sa Romans chapter 12 hanggang Romans chapter 16 ay nililiwanag ni Apostol Pablo ang iba't ibang larangan at sitwasyon kung saan tayo dapat maglingkod sa Diyos. Dito sa Romans chapter 12 ay binabanggit ang tatlong larangan. Una, sa personal na buhay. Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is good, pleasing, and perfect will.
Ikalawa, sa loob ng iglesia o simbahan. Romans chapter 12 verses 3 to 8, "For by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the faith God has distributed to each of you. For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully." Ikatlo, sa labas ng iglesia o simbahan. Romans 12:17-21. "Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, 'It is mine to avenge. I will repay,' says the Lord. On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good." Kaagapay, sa nalalabing mga kabanata ng Roma ay makikita natin ang iba pang larangan. Una, sa relasyon natin sa gobyerno. Matutunghayan natin ito sa Romans chapter 13 verses 1 to 7. Pangalawa, sa relasyon natin sa madlang lipunan. Romans chapter 14 verses 8 to 14. Pangatlo, sa relasyon natin sa mga magkakaibang paninindigan. Romans chapter 14 verses 1 to 15 and Romans chapter 6. Pang-apat, sa relasyon natin sa dakilang habilin or Great Commission. Romans chapter 15 verses 7 to 33. At panglima, sa relasyon natin sa ating mga kaibigan. Romans chapter 16. Mapapansin natin na ang ating paglilingkod sa Diyos ay sumasaklaw sa kabuuan ng ating buhay. Sa susunod na mga pag-aaral ay tatalakayin nating isa-isa ang mga larangang binanggit natin. Subalit, saan tayo dapat magsimula? Siyempre, tayo'y magsisimula sa ating personal na buhay. May kasabihan, "Charity begins at home." Ang kawang gawa ay nagsisimula sa tahanan. Dapat ay ayusin muna natin ang sariling buhay at sariling pamamahay bago tayo makapaglingkod ng maayos at makabuluhan sa labas. Ipinaliliwanag sa Romans chapter 12 verse 2 kung paano natin dapat ayusin ang ating personal na buhay. Romans 12:2, "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will." Sa Tagalog, huwag ninyong tularan ng sanlibotang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya, at lubos na kalooban ng Diyos. Kaagapay, tatlong hakbang o aksyon ang makikita natin sa Romans chapter 12 verse 2. Okay, first step, do not conform to the pattern of the world. Huwag tularan ang sanlibutan. Second step, renewing of mind. Magbago ng pag-iisip. Third step, know God's will. Alamin at gawin ang kalooban ng Diyos.
Isa-isahin natin kaagapay. Unang hakbang, huwag tularan ang sanlibutan. May magandang salin sa English si J.B. Phillips para sa Romans chapter 12 verse 2. Ito po ang matutunghayan natin. Don't let the world around you squeeze you into its own mold, but let God remold your minds from within so that you may prove in practice that the plan of God for you is good, meets all His demands, and moves towards the goal of true maturity. Amen. Oo, kaagapay, napakalakas ng impluensya ng sanlibutan sa ating paligid. Tayo ay parang pinipiga ng sanlibutan upang mapasunod sa hulmaan at anyo ng pamumuhay nito. Ano mga patunay ang nakikita natin na tayo'y pinipiga ng daigdig para sumunod sa Kanya? Isang pinakamalinaw na patunay ay sa pananamit. Bakit napipilitang mag-shopping ang maraming tao, lalo na ng mga kabataan, para makasunod sa pinakabagong passion? Kung pagsasabihan mo sila, maayos pa naman ang damit na binili mo noong isang taon, bakit ka bibili na kaagad ng bago? Sagot nila, nakakahiyang isuot na iyan, hindi na uso. At hindi lang kabataan, pati na ng mga nakakatanda. Masyadong malakas ang pressure ng fashion ng daigdig sa tao. Sa Amerika, ang tawag dito ay keeping up with the Joneses. Sunod-sunuran sa moda. Ganito ang isip ng marami. Mayroon ka niyan, ako rin mayroon. Lalo na sa ating mga Pilipino, ang kultura natin ay nakadepende sa hiya. Mahiya ka naman, ano ang sasabihin ng ibang tao? Pero alam mo kaagapay, hindi lang Pilipino ang may problema tungkol sa sasabihin ng ibang tao. Mismo ang mga Hudyo noong panahon ng Panginoong Hesus sa lupa ay masyadong piniga ng impluensya ng daigdig sa paligid nila. Basahin natin ang sinabi ng Panginoong Hesus sa kanila sa Juan kabanatang 5 talatang 44. Paano kayo mananampalataya gayong tumatanggap kayo ng kaluwalhatian mula sa isa't isa at hindi ninyo hinahanap ang kaluwalhatiang mula sa tanging Diyos? Yan ang punot dulo ng problema ng mga Hudyo. Yan din ang punot dulo ng problema natin ngayon. Alin ang mas mahalaga para sa atin, ang papuring galing sa tao o ang papuring galing sa Diyos? Kaagapay, noong nakaraang taon, ilang pagkakataon at anong mga sitwasyon ang iyong natatandaan na ikaw ay nahadlangan sa paglilingkod sa Diyos dahil sa takot mo sa sasabihin ng ibang tao? Ngayon, sa ating kasalukuyan, handa ka bang gumawa ng matatag na pasya? Handa ka bang magsabi, Panginoon, tanging ang papuring galing sa iyo ang hahanapin ko mula ngayon at hindi na ako matatakot o maihiya sa sasabihin ng ibang tao? Kaagapay, ngayon, ang hamon sa atin ng Romans chapter 12 verse 2 ay ito, huwag tulutan na ang sanlibutan sa inyong paligid ay pigain kayo sa hulmaan nito. Upang makapaglingkod tayo sa Diyos ng maayos at mabisa, ang unang hakbang na dapat nating gawin ay huwag tularan ang sanlibutan. Ikalawang hakbang, magbago ng pag-iisip. Ayon sa salin ni J.B. Phillips, don't let the world around you squeeze you into its own mold, but let God remold your minds from within so that you may prove in practice that the plan of God for you is good, meets all His demands, and moves towards the goal of true maturity. Let God remold your minds from within. Ano sabi? Hayaang baguhin ng Diyos mula sa loob ang inyong pag-iisip. Itong pagbabago ng isip ay lubhang napakahalaga kaagapay. Hanggat hindi nababago ang ating pag-iisip ay hindi tayo makapaglilingkod ng nararapat sa Panginoon. Kaagapay, pakinggan mo ito. Pag-iisip na di nababago, di makapagtrabaho. Halimbawa,
Basahin natin ang Efeso kabanatang 4 sa mga talatang 22 hanggang 24. Alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa, at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. Pansinin ang hakbang-hakbang na paraan ng pagbabago. Alisin na parang maruming damit ang dating pagkatao. Magbago ng pag-iisip, isuot na parang bagong damit ang bagong pagkatao. Nakita mo ba, kaagapay, sa pagitan ng pag-alis ng dating pagkatao at pagsuot ng bagong pagkatao ay naroroon sa gitna ang mahalagang hakbang ng pagbabago ng pag-iisip. Ganyan din ang itinuturong tatlong hakbang sa Roma, kabanatang 12, talatang 2. Huwag tularan ang sanlibutan, magbago ng pag-iisip, alamin at gawin ang kalooban ng Diyos. Ang tanong natin ngayon ay ito, paano mababago ang ating pag-iisip? Basahin natin muli sa salin ni J.B. Phillips, Roma kabanatang 12, talatang 2. Huwag tulutan na ang sanlibutan sa inyong paligid ay pigain kayo sa hulmaan nito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos mula sa loob ang inyong pag-iisip, upang inyong mapatunayan sa praktikal na buhay na ang plano ng Diyos para sa inyo ay mabuti, akma sa kanyang kautusan at dadalhin kayo sa tunay na kaganapan. Pansinin natin ang sumusunod na katotohanan. Una, hindi tayo kundi Diyos lamang ang makapagpapabago ng ating pag-iisip. Tanging ang Espiritu Santo lamang ang may sapat na kapangyarihan upang burahin ang mga lumang kaisipan at palitan ng bagong kaisipan sa ating mga utak. Kaagapay, may mga scientist na nagsasabi na ang ating utak ay parang computer na sinisidlan ng mga impormasyon. At tungkol sa computer ay may isang kasabihan sa English, garbage in, garbage out. Pasok basura, labas basura. Ang ibig sabihin, kung ano lamang ang impormasyon na ipinasok mo sa computer, ayun din lamang ang impormasyon na lalabas dito. At sa bagay na ito, kaagapay, talo ang mga computer kay Kristo. Bago pa dumating ang computer, ay sinabi na ng Panginoon sa Matthew chapter 12 verse 34, "Out of the abundance of the heart, the mouth speaks." Sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Pangalawa, ito ang sekreto ng pagbabago sa computer ng ating pag-iisip. Babaguhin ng Espiritu Santo ang ating pag-iisip sa pamamagitan ng dalawang makapangyariang sangkap, ang salita ng Diyos at ang panalangin. Una, ang salita ng Diyos. Dapat ay lagi at patuloy na pupunuin natin ng salita ng Diyos ang ating puso't isipan. Kahit sa lumang tipan, ang prinsipyong ito ay natutunan ng mga mananampalataya. Ang sabi sa mga awit kabanatang 119, sa mga talatang 111, paano pananatilihing dalisay ng kabataan ang kanilang daan sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita? Sa talatang 11, iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Kaagapay, kung ibig nating maglingkod sa Diyos, dapat punuin natin ang ating mga puso't isipan ng salita ng Diyos. At paano natin isisilid ang salita ng Diyos sa ating puso't isipan? Scripture memory. Sauluhin natin ang salita ng Diyos. Magagawa kaya natin ito? Kaya ba natin ang magsaulo ng salita ng Diyos? Gawin nating proyekto ito sa ating mga cell groups o sa Bible study sa ating kasalukuyan. Itakda natin ang goal na ito. One verse a week. Isang talata bawat linggo. Ikalawa, ang panalangin.
ang ikalawang mabisang puwersa na gagamitin ng Espiritu Santo upang baguhin ang ating pag-iisip ay ang panalangin. Maraming nahihirapang manalangin. Ang dahilan ay hindi nila naiintindihan kung ano ang pinakabuod at simpleng kahulugan ng panalangin. Kaagapay, ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Ang panalangin ay pagtawag ng isang anak sa kanyang ama. Ang panalangin ay pakikisama sa Panginoon sa bawat sandali, anuman ang sitwasyon. Ang panalangin ay pamumuhay sa tuwi na sa piling ng Ama. Ang lumang pag-iisip na dapat maalis at mabago sa atin ay ang rebelding pag-iisip ng kasalanan ni Adan at ni Eva noong kinain nila ang bawal na bunga. Nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila ang mabuti at masama. Ang ibig sabihin, naging independent na sila sa Diyos. Inakala nila na kayang-kaya na nila ang magpasya kung ano ang mabuti at masama para sa kanila. Hindi na nila kailangang magtanong sa Diyos o humingi ng tulong at patnubay sa Diyos. Ang panalangin ay pag-alis ng ganyang rebelding kaisipan. Sa halip, ang panalangin ay ang pagkakaroon ng kababaang loob na kumikilala na ako ay walang magagawa sa ganang aking sarili lamang, kundi kailangan ko ang tulong ng Diyos sa tuwi na. Kaya nga, sa pananalangin ay lagi akong lalapit sa Diyos upang humingi ng patnubay at lakas para sa bawat pangyayari at pangangailangan sa buhay, maging maliit o malaki man. Sa aklat ng mga awit, kabanatang 123, sa mga talatang 1 at 2, ay makikita natin ang simpleng makahulugan na panalangin. Basahin natin. Sa iyo'y aking itinitingin ang mga mata ko, o ikaw na sa kalangitan ay nakaupo sa trono. Gaya ng mga mata ng mga alipin na nakatingin sa kamay ng kanilang Panginoon, gaya ng mga mata ng alilang babae na nakatingin sa kamay ng kanyang Panginoong babae. Gayon tumitingin ang aming mga mata sa Panginoon naming Diyos hanggang siya'y maawa sa amin. Kaagapay, ang panalangin ay walang tigil na pagtingin sa Diyos at paghihintay sa kanyang patnubay at saklolo. Ito ang ibig sabihin ng Hebrew chapter 12 verse 2, looking unto Jesus. Pagmasdan natin si Jesus. Magagawa ba natin ito ngayon, kaagapay? Handa ba tayong laging ipako ang ating paningin at pag-asa sa Panginoong Jesus? Kung gagawin natin ang dalawang bagay na ito, magsaulo ng salita ng Diyos at laging ipako ang paningin kay Kristo, tiyak na babaguhin niya ang ating pag-iisip. Ikatlong hakbang, alamin at gawin ang kalooban ng Diyos. At sa tulong ng bagong pag-iisip, magagawa natin ang pangatlong hakbang na ipinag-uutos sa atin. Ito ang pangatlong hakbang mula sa Roma, Kabanatang 12, Talatang 2. Alamin at gawin ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay yung mga bagay na ibig niyang gawin natin sa araw-araw. Ang kalooban ng Diyos ay laging naaayon sa kanyang kautusan. At ang lahat ng kautusan ng Diyos ay inilagay ni Kristo sa dalawang pangungusap lamang. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, kaluluwa at lakas mo. Mahalin mo ang kapwa tulad ng pagmamahal mo sa sarili. Sa susunod na mga pag-aaral natin, ay higit nating liliwanagin ang tungkol sa kalooban ng Diyos. Magagampanan natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba't ibang relasyon at sitwasyon. Ang lahat ng ito ay tatalakayin natin sa Romans chapter 12 hanggang chapter 16. At bilang pagtatapos, kaagapay, ito ang hamon sa atin. Ano ang gagawin natin sa tatlong hakbang or 3 steps? From Romans chapter 12 verse 2. Una, huwag tularan ang sanlibutan. Sa tulong ng Espiritu Santo, mangangako ba tayo na huwag nang padadala sa moda ng sanlibutan? Ikalawa, magbago ng pag-iisip. Sa tulong ng Espiritu Santo, mangangako ba tayo na babaguhin ang ating pag-iisip sa pamamagitan ng pagsasaulo ng salita ng Diyos at ng pananalangin? Ikatlo, alamin at gawin ang kalooban ng Diyos.
sa tulong ng Espiritu Santo, mangangako ba tayo na gagawin natin ang kalooban ng Diyos sa sandaling ito'y ipakita sa atin ng Diyos? Amen. Sa Diyos ang papuri, diyan magtatapos kaagapay ang ating pag-aaral sa gabing ito sa ating paksang Steps in Serving the Lord. At muli kitang inaanyayahan sa susunod na Sabado sa kapareho ng oras, 7:30 to 8 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702-DZS-FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantala nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong espiritual.